Nangyari po kasi ito sa September 15 po ng gabi. Okay, saan siya nang galing? Galing po siya ng biyahe ng jeep. Okay, siya ang nagda-drive? Opo. Okay. Bali, pauwi na po ito galing ng biyahe. Mm-hmm. Binigay po niya yung kanyang sosie at saka boundary doon sa kasama niya. Okay. Nung pag-atid po niya ng boundary, pag-uwi po niya, mm-hmm. doon po siya nakita nung kapitbahay niya ito na inabangan siya, kinausap. Ang hindi ko lang po alam kung anong mga pangyayari na naganap. Pero, so, kilala niya yung inabangan siya? Opo. Inabangan siya eh, di ba? Opo. Bali Oo. Po, ang kwento po sa akin ng anak ko, bali, mm-mm. ay pag uwi na niya, mm-hmm. nakita niya itong nag-inuman daw sa labas yata. Okay. Nung kinausap siya, sa hindi ko po alam ng mga kadahilanan, mm-hmm. ang sabi ng po ng anak ko, na humingi lang siya ng pera. Sino humingi ng pera? Yung itong sumaksak sa kanya. Okay. Lasing? Hindi ko lang po, hindi din po niya sure na lasing, pero nakainom na po sila. Okay. Nung... Naglalakad na siya nito? Opo, naglalakad po yung anak ko pa uwi. Opo. Okay, so naglalakad siya pa uwi, nadatnan niya, meron nagiinuman sa isang kanto o kung saan man yon. Kinausap din daw po siya. Mm-hmm. Bali, humingi daw po ng pera ito. Tinawag siya? Opo. Nung hindi po nagbigay yung anak ko, ang hindi ko lang alam kung bakit nag-upin siya doon sa sinasabi ng anak ko na wala siyang may bigay na pera. Okay. Ngayon, nung umuwi na po yung anak ko, sa kanya sinundan, saka sinaksak. Okay. Na hindi siya alam, hindi rin niya alam lang kung anong dahilan. Okay. Saan banda na siya nasaksak? Hindi doon sa lugar na pinag-inuman? Hindi po. Bali sa daanan po, pauwi po siya. Okay. Tapos, sino ang nakahanap sa kanya? May umawat ba? Yung karilibo po niya, bali, yung doon din po sa kalapit okay. na nakita siya na bumagsak. Okay. At may nakakita doon sa tumakbo, doon sa nanaksak mismo. Tabi po ng anak ko, tumakbo na rin siya nung matapos na nasaksak. Christopher, kumusta ang kalagayan mo? Nasa ospital ka pa? Opo. Oo. Saan kasi taksak? Anong bahagi ng katawan mo ang tinamaan, Christopher? Sa left side po. Left side. Dalawa sa bandang left side din, pero bandang gitna dito. So, sa harap ba ng katawan o sa likod? Sa dito harap. Po. Left side. Okay, sa harap. Naoperahan ka na ba? Naoperahan na po, 1 month na. Okay. At kumusta naman ang kalagayan mo? Naisara naman yung mga sugat? Opo, naisara naman po kasi may fracture po yung kidney ko. Hindi ko po alam kung pag nanasisistan, tumaoperahan po ulit ako. Ang inireklamo mo ay isang nagngangalan na John Ray Olaco. Kilala mo siya, namukhaan mo siya nung sinaksak ka. Opo, namukhaan ko po kasi palagi naman po yun doon. Good afternoon, Sergeant. Kumusta na po ang imbestigasyon ninyo tungkol dito sa nasaksak o dito sa biktima na si Christopher Efondo? Identified po niya mismo, may tinatawag tayong physical identification doon sa nanaksak. Nasaan na po tayo sa imbestigasyon na ito? Ma'am, sa kayo po, ma'am, bari po nakausap na po yung napunbo namin yung tatay niya. Nung time po na makausap namin siya, ma'am, sinabihan po namin sa magkakaparang demanda, kailangan po namin ng certificate of confinement nung anak niya na naka-confine po sa ospital. Eh, ang sabi naman po niya, kung pwede daw po ba na lulas na lang ng anak niya at yung anak na lang po niya ang magkasampa ng demanda. Sinabi po po na pwede naman po at yung talaga ang hamapin ng pinkalya yung biktima kapag nagsasampak po ng demanda. Okay. At tumayo po lang po siya, ma'am, na after na pagkatapos na lang po, paglabas na lang po ang anak niya, saka po magsampa ng demanda. Yung anak niya magsampa ng demanda. Sandali lang ho. Kasi meron naman kayo agad-agad na investigasyon na ginawa tungkol dito, di ba, Sergeant? Yes, ma'am. Yes, identified po. Oo. Yes, ma'am. Identified po yung tao dahil, ma'am, bali, pangalawang base na po niya, pangalawang kaso na po niya, pananaktak. So, hindi ito ang una na naging biktima. Okay. Ang meron yes, lang okay. dito is yung galing sa barangay, no, yes, na po. Report. Tama ba ako? Mm-hmm. Okay. Master Sergeant, pwede ba na, hindi naman kailangan na mismong, kasi it's a criminal case kung attempted, mm-hmm. Or frustrated. Depende sa appreciation ng mga ebidensya. Opo. Pero,
pwede na natin nasampahan ng kaso kahit na nasa ospital. Tama ba ako? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay. So, ang kailangan mo lang is yung certification or certificate of confinement para nga, siguro para rin ito dun sa, kasi magpapatawag ng preliminary conference, eh. Tama ba ako? Yes po, yes po. Kasi kahanapin po siya sa fiscal kung nasaan yung biktima. Oo. Kapag hindi po siya mismo yung magsasampa ng demanda. Yes. Mas maganda ba na siya mismo or kaya ba, pwede ba na si tatay? Pwede naman po, ma'am, si tatay. Mm-mm. Provided po na makakaroon tayo po ng certificate of confinement. Okay. Kapag sakaling hanapin ng fiscal niya yung biktima, mayroon pong papakitang certificate of confinement na nakakonfine pa po sa hospital po yung biktima. Okay. In the meantime po, pwede na rin ba na siguro kung meron silang mabibigay na pangalan, lalo na yung mga eyewitness o yung tumulong kay Christopher, eh makuhanan na rin natin ng salaysay para meron ka ng supporting or corroborative evidence? Ayaw po, sige po, pwede naman po yun, ma'am. Tay, tulungan natin si tatay, kasi may proseso, tay, ano ko lang ha, may proseso kati talaga para sigurado tayo na malakas yung kaso at hindi sasablay kasi ebidensya ang kailangan, eh, mga affidavit, yung mga ganyan. Pwede naman na kayo ang magsampa or kahit na nasa ospital pa. Fleur, mga ano ang sabi, hanggang kailan kaya, ano ang prognosis sa asawa mo? Magtatagal ba siya sa ospital? Ano po kasi, under observation po kasi siya ngayon kasi yung ihi niya po may kasamang dugo. Ang sabi po eh, baka mag-nephrectomy po sila sa kanya yung operasyon po, natanggalin yung kidney. Okay, depende po sa kalabasan ng CT scan niya kahapon. Master Sergeant Alejandre Sumabat, ay naka all points bulletin na ba ito? Parang ano ba ito? Wanted na? Pinaghahanap na ito kasi nagtatago na eh. Sa ngayon po, ma'am, hindi pa po kasi wala pa po siyang warrant. Dahil natampahan po siya nung una, pero siya ngayon wala pa po siyang warrant. Okay. So, kailangan talaga natin magsampa ng kaso para merong warrant. Opo, para sa another case po niya. Okay. Bakit kasi naksak? Lasing ba? Or may lasing po siya. Nakainom po siya kasi nakaupo po. Tapos, doon. Anong gusto niya? Anong nangyari po kasi noon? Nung muna ako, nagparada ako ng group. Nanghingi sa ako ng pera. Hindi ko po sa binigyan kasi ano po, na parang may ano, may ano parang may dati. Nagsabi ba siya? Doon siya nagalit. Nagalit siya dahil hindi mo binigyan ng pera? Opo. Pag-ayos ko ng pinto, binuhat ko yung pinto, nilagay ko sa jeep. Pagbalik ko ulit, nanghingi ulit siya. Eh, hindi ko siya binigyan. Hindi ko pa rin siya binigyan. So, ito, yun ang punot dulo. Lasing, yes, nakainom, nangihingi ng pera, hindi binigyan. Wala naman siyang karapatan talaga na manghingi ng pera. At hindi naman siya talaga dapat bigyan ng pera. Although, yun nga, kahit tama yung tinanong mo, barker beta. Kasi minsan nakikita ko yun, inaabutan ng barya, 5 piso, yung ganun, kada daan. Diba? May ganyan, diba? Pero hindi, wala. Hindi naman po. Sa... Okay. Master Sergeant Alejandro Sumabat, eh, pangalawang beses na ito na merong kaso. Opo. Ano nangyari dun sa una? Ma'am, nasampa po yun, ma'am. Nasampa? Opo. Tapos, ano yung kasong yun? Pananaksak din? Opo, ma'am. Tapos, bakit hindi nakakulong? Ganito po kasi yung nangyari sa ma'am. Medyo late na po siya report sa amin. Pero ginawan pa rin po namin ang paraan para ma-file for inquest. Kaso po, nakita po ng piskal niya na medyo... lapse na po sa oras, kaya na-RFI po yung ano, yung kaso. Oh, ito, may mga nagtatanong ng mga netizens natin, no? Hindi kaya asset nyo daw ito, kaya hindi mahuli-huli. Ha? Hindi po. Hindi po totoo yan, ma'am. Oh. Noong po mangyari yung pangalawa na yan, ma'am, gusto ng tao na gusto ng tropa na makuha, kaso nga, ma'am, syempre, kapag mayroon na siyang record, medyo mahirap na po siyang ano, hulihin kasi mayroon nang pupunta panguhuli sa kanya uli. Kaya paano nagawa ng kanya, ma'am? Hindi nga nagtatago. Nakikipag-unuman nga sa kanto eh. Mm-hmm. O di alam natin na medyo parang masyado naman yatang malakas ang loob. At nakasaksak na yes, dati. Yes, attorney. Delikado pa po yan, lalo't paghalagala. Oo. At ganyan pala. So sandali lang, ganito ha. So tutulungan na natin si tatay kung ano man yung requirement para maisang pa yung kaso. Kahit na, kasi medyo delikado pa ang lagay ni Christopher ha. Hindi natin. According po doon sa sinasabi kanina ni investigador sa akin, na sinabi niya pumayag naman ako na mag-regular filing na lang po. Yun po ang open nila sa akin. Hindi ako nagsabi na yun ang gagawin.
sila ang nag-open sa akin. Kaya sabi ko naman, dahil hindi ko alam ang proseso, kayo ang nakakaalam, pumayag ako sa gusto nila. Mm-hmm. Pero nagbo-worry po ako doon na kung kailan nalabas yung anak ko at saka file ng kaso, at yun ay ang suspect, nagtago na, saan ulihin? Diba? Oo. At yun, kaya ako napunta rito. Sana naman, sana naman sir, naintindihan nyo naman ako kung bakit ako nakarating dito. Tama. Tama si tatay niyan. Sergeant Alejandro Sumabat, I think time is of the essence dito eh. Do you agree, Sergeant? Opo, ma'am. Yes po. Okay. So, yes, ma'am. Kailangan talaga natin maisampa na yung kaso. Huwag na tayong mag-antay na gumaling pa o makalabas ng ospital. Unang-una, hindi natin alam kung kailan yun. Mm-hmm. Napaka maselan ng kalagayan ngayon. Hindi biro na may tama ang kidney ni Christopher. Although, dalawa ang kidney natin. Hindi ko alam kung dalawa ba ang may tama o isa lang. Isa lang po sa kaliwa. Okay. Pero kahit na, ano yun ha, malaking operasyon dito. Opo. Parang hinihiwa yun dito sa likod. Opo. Mo yun eh. Pagka yung kidney ang may tama. Ang may tama. Hindi natin alam, pero nananalangin din tayo na magiging maayos ito. Sana hindi na kailangan. Under observation pa naman siya, di ba? At yes, saka isa pa po, ma'am, ito, bilang isang magulang, ako naman po nag-worry po ako doon sa kalagayan niya. Dahil tama. Po sa tagal. Mm-mm. At saka doon po sa September point na, ano, September 15 po, nung gabi na yun na nagsumbong yung asawa niya sa pulis, wala po ako nakita na nagawa silang reaction doon sa, ano, sa 24 hours. Oh. Pumunta naman po yung aking manugang doon sa malapit sa kanilang presinto. Kinabukasan po, ako na pumunta, nagaling din ako ng operahan. Hindi ako gaano makalakad. Pinilit ko na lang makarating sa so September 16 na sa ito. Sa investigador po, pumunta ako doon na 16 na yun na bago magtapos yung 24 hours. Nagtanong po ako sa ano sa headquarters namin. Tinawagan po nila yung presinto na nilapitan ng aking manugang. Mm-mm. Wala pong blatter na nagginawa. Tapos sinulat lang sa maliit na papel. Uh-oh. Yun po ang pinakita sa amin na ito yung report ng aking manugang. Oh. Para sabihin na maghintay lang daw sila kung kaninong umaga pa. Ibig sabihin, Lunes ng umaga, hinintay nila na may dumating sa amin para sabihin na ituro yung bahay ng suspect. Ay sabi ko, kung kami lang sana pwede manghuli, hindi namin kami kailangan citizens lumapit. Citizens arrest na lang sana, no? Hindi namin sana kami lumapit sa kanila. Master Sergeant Sumabat, anong paliwanag natin? Bakit ganito katagal ang action? Pinuntahan lang po ng tropa natin yan, yung PCP po na nakakasakop doon, ma'am. Pero talagang wala po na po doon yung tao, ma'am. Ayusin na natin kung ano man ang requirements ninyo na kung ang kailangan yung certification, hindi ko alam itong certification of hospitalization o kung ano man, para masigurado natin na si tatay na ang magiging representative. Okay? Yun lang ba ang kailangan nyo? Para mag-file ng case. Pero tutulungan po kayo, Tay, ng Wanted sa Radyo para makuha na natin lahat ng documentation na kakailanganin at tututukan yung pagsasampa ng kasong ito at sisiguraduhin natin na naka-all points bulletin. Ayan, no? Si John Ray Olaco. Olaco. Oh. At isa pa po, yung inihiling po ng anak ko, asawa niya ayaw na umuwi sa kanila gawa nung nagbabanta daw ito. Opo, natatakot eh. Kaya ang sinasabi po nila, kung ano daw po yung maging proteksyon namin na pagdating po ng ganito, kung hindi man po yung suspect yung mag-in, kasi nakarating na po ang isumbong sa inyo, kami po ay humingi po sa inyo ng ano, ng halimbawa, kung ano man po na pwede po namin gagawin na pagsampa ng kaso, ay mayroon po kaming proteksyon. Huwag kayo mag-alalatay kasi ano na po yun, protocol na po yun ng Wanted sa Radyo. Hindi po kayo dapat mag-alangan. Huwag po kayong matakot. Kasi mismong doon na po kay Chief of Police natin, si Lieutenant Colonel Edilmar Alviar, ang magpo-provide rin ng kasiguruhan. At nakatimbre na po ito sa kanya. Kung kinakailangan na umakit pa tayo at check natin kung ano ba ang mga protocol talaga na dapat sundin sa mga ganitong kaganapan. Kasi isang krimen na ganito kalala, hindi dapat na nagtatagal bago magkaroon ng aksyon ang ating kapulisan. Kasi po, mabigat lang din po sa loob ko gawa nung, kung tutusin po, yung kami na mga mahirap, kailangan namin lumapit tapos wala naman tutulong sa amin. Huwag po kayong mag-alala at yung punot dulo po nitong insidenteng ito ay siguradong tututukan ng yes, Wanted po. Sa Radyo. Sasamahan naman po kayo ng amin pong staff at saka off-air po. Yes po. Mag-uusap kayo dito sa labas para po yung kung merong PhilHealth, ganyan. Po. Oo. Tutulungan ko po kayo ng Wanted sa Radyo. Salamat po. Salamat po. Okay. Po.